Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa, sa mga anak ng Diyos na nakikiisa ngayon sa ating gawain, sa mga kapastoran, sa mga simbahan, sa mga tahanan na nanonood ngayon sa umagang ito, ay isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. Buksan natin ang salita ng Diyos. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos bago po tayo magpatuloy sa gawain ito. Aklat ng mga awit, kapitulo 100, talata 1 hanggang 5. Psalm chapter 100 verses 1 hanggang 5. Sabay-sabay po nating basahin. At pagkatapos nating basahin ay sama-sama nating papurihan at parangalan ang ating Diyos na buhay. Psalm chapter 100 verse 1. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang usap. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo kanya. Kanyang lahat. Tayong lahat na ninalam. Lahat tayo'y bayan niya. Kabilang sa kanyang kawan. Verse 4. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiliwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya. At siya'y pasalamatan. Verse 5. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay. Laging tapat. Kailanman. Hallelujah. Sama-sama natin para ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Hallelujah! Purihin kayo ang ilang Diyos. Purihin kayo ang Diyos sa buhay. Diyos na pangalan ng man. Diyos na pangalan ng pangalan. Hallelujah! 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 Purihin kayo, Panginoon. Nakibahin kayo, Diyos. Sabahin kayo. Hallelujah! Lahat ng bansa nagpupuri sa inyo. Lahat ng mahilina nagpupuri sa inyo. Lahat ng sinagat ninyo na may buhay nagpupuri sa inyo. Oh my.
need your presence. We need you, Lord. Higit namin kailangan ng iyong presensya sa umagang ito, Panginoon. Higit ang presensya niyo, Panginoon, sa programa. Higit ang presensya niyo, Panginoon. Hallelujah. Oh,
iba ang Diyos, di ba sa inyo? Yeah.
mapaglingkuran sa aming buhay. Hallelujah! Hallelujah! You deserve all the glory. You deserve all praises. Highest worship. You deserve all the glory, Lord. You deserve all the glory. Ang buong kalawagan, ang buong kabuhayan, at ang buong kaluwalhatian, ibinibigay namin sa inyo, Panginoon. Ngayon, marapat-rapat na tumanggap ng lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Palakpakan na Lord, ating Panginoon. At ibinibigay ko na pang pagkakataon sa ating butihing pastora. Tagapanguna po sa Door of Faith Church Cavite, San Miguel Bulacan, Pastora Rosalia Medina. Purihin po ang Panginoon. Amen. Hallelujah! Tunay nga po na napakasarap sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen po! Hallelujah! Salamat din po sa pagkakataong ito na tayo po ay nagkakaisa at magkakasama ngayon. Marahil physically ay talagang hindi maaaring magkakasama, pero sa espiritu, tayo po ngayon ay magkakasama at nagkakaisa. Amen po! Na kung saan ay itinataas ang pangalan ng ating Panginoon. Alam nyo, kung pwede lang na huwag maputol yung ating pag-aawitan. Subalit, naniniwala ako na bahagi ng pagsamba ay ang pakikinig din naman ng mensahe ng ating Panginoon. O pakikinig ng salita ng ating Diyos. Hallelujah! Alam nyo po, nang i-announce ang gawain na ito na galing po sa ating sentro, ay talagang nagalak ang aking puso. Sapagkat sinasabi doon na tayo magkakaroon muli ng sama-samang pag-aayuno o sabay-sabay na pag-aayuno at pananalangin sa Panginoon. Sapagkat hindi po lingid sa atin ang kalagayan ng buong mundo. Amen po ba? At salamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay tinuruan kung paano lalapit sa ating Diyos, sa ating Ama sa langit. At nung natanggap ko po yun, talagang ako'y nagpuri sa Panginoon sapagkat tayo rin po dito ay may nagaganap na po na prayer and fasting para sa local church. At isang kagalakan po lagi sa aking marinig yung mga ganitong gawain. At ngayon ay sa kabuuan pa ng ating organisasyon. Talagang galak na galak po ang aking kalooban. At medyo may nabahan lang po ako nung magmensahe ang aming supervisor. Dahil hindi po pala ako isang tagapakinig at maghahatid pa po ng mensahe ng Panginoon, hindi lang mananalangin. At subalit, yun po ay isang malaking karangalan po sa atin bilang mga lingkod ng Diyos. Amen po ba? Ito'y pagpapala po sa atin ang magamit tayo ng Panginoon. Bagamat may kahalong kakaibang emosyon. Hallelujah. At salamat sa Panginoon, bago po ang lahat, ay pinupuri ko ang Panginoon at pinabati din sa umagang ito ang ating mga tagapanguna na kasama po natin ngayon sa ating pong gawain ito. Sabi po ng Pastor Joseph, sila po'y tagapanood lamang ngayon. Ngunit alam pong sila'y nananalangin para sa lahat ng gagamitin. Kaya ako po'y nakatayo sa harap ng bawat isa dahil sa biyaya po ng Panginoon at sa pananalangin ng ating mga tagapanguna sa aming pong Pastora Nelia. Magandang umaga po at sa lahat ng kapastoran at lahat ng ating mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo po, gagawin natin ngayon ay pag-aayuno, kasabay ang pananalangin. Alam natin na sa ating pananalangin, ang malaking hadlang lagi. At sinasaad naman po at binabanggit sa Biblia, ang malaking hadlang sa pananalangin ay para hindi marinig ng Diyos ay ano po? Kasalanan. Nang humingi ako ng mensahe sa Panginoon, sabi ko, Lord, ano po ang nais niyong sabihin sa aming lahat? Kasali yung sarili ko. Sa kabuuan ng ating organisasyon, sa kabuuan ng katawan ng Panginoon, alam niyo, sabi ko, Lord, parang ayoko nito.
Alam niyo mo, saan po niya ako dinala? Sa aklat po ng pahayag ay pinakita so sa akin ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa Revelation chapter 2. At alam ko po, nakabisado niyo po ang talatang ito. Umpisahan natin sa verse 2. Sabi po dito sa pahayag, Kapitulo 2, Kabanata 2 din, pababa, nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis. At hindi mo matiis ang masasamang tao. At sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol. At sila'y hindi gayon. At nasumpungan mo silang bawang bulaan. At may pagtitiis ka. At nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit, mayroon akong laban sa iyo. Na iyong iniwan ng iyong unang pag-ibig. Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog. At magsisi ka. At gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisika. Purihin ko ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin, Ama, na dakila sa lahat. Pinupuri po namin kayo, O Diyos, sinasamba po namin kayo. Itinataas namin ang dakilang pangalan niyo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At wala kaming ibang pinapupurihan kung hindi kayo. Lord, kayo ang pangunahin namin pong tagapakinig, tagapanood ngayon, O Diyos. Kaya naman, sa inyo po kami nag-aalay ng papuri at pagsamba at humihingi ng paggabay. Hallelujah sa inyong banal na Espiritu. Sa kabanyo ng kapangyarihan, ang bawat salitang lalabas sa aking bibig. Gawin niyo lang po akong kasangkapan niyo at lahat ng gagamitin niyo sa umagang ito. Hallelujah, Lord, kayong magsalita po sa amin, Holy Spirit, at hayaan niyo na matanggap namin ng may masayang puso, handang puso, Panginoon, ng iyong mga salita at patuloy na pangungusap sa bawat isa sa amin bago kami manalangin sa umagang ito. Salamat po at inangkina po namin, O Diyos, at inaangkin na patuloy ang katagumpayan ng gawain na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kabisado na po natin ano, yung tungkol sa mga talata na lagi nating naririnig. Subalit, nang ibigay ito sa akin ng Panginoon, ay hindi ko agad madaling tinanggap dahil baka sa sarili ko lamang. At sa pagpapatuloy na pananalangin ay tiniyak po na ito talaga ang nais na ipagkaloob ng Diyos sa atin ngayong umaga. At narinig ko nga po, sabi ng Pastor Joseph sa revival po, ng utusan ni Moses, si Aaron, na tumayo sa gitna ng mga patay at buhay para tumigil ang sagot. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ayon sa balita po kagabi, ay sobrang dami, laki ng nadagdag sa nagpositibo sa COVID-19 sa ating bayan. Alam niyo po, tayo ang hinihintay ng Diyos na mamagitan. Tayo ang hinihintay ng Panginoon na tumayo sa gitna ng mga buhay at mga patay. Subalit ang iglesia ay mayroon pong pangungusap ang Panginoon na binabanggit doon sa talatang 5, ano po, ang sabi doon, magsisi ka. Ito yung inilagay ng Diyos sa aking puso. Sapagkat mayroong kasalanan sa kanyang katawan. Mayroong kasalanan sa iglesia. Na kung paano tayo gagamitin ng Diyos na tagapamagitan, instrumento niya para tumigil ang salot, mga kapatid, kailangan muna natin magsisi. Church, ang panawagan dito ng Panginoon ay magsisi. Repent, ano? At anong mangyayari kapag hindi nag-repent ang church? Sabi doon,
repent or the light will be removed. Yun ang mensahe ng Panginoon sa magsisi ka. Magsisisi ka or aalisin ang ilawan sa atin. At alam natin kung ano ang ilawan. Ano ba yung kandelero? Ano ba yung sinisimbolo ng pitong ilaw na yun? Alam natin na ang talatang ito, mga talatang ito ay pangungusap sa pitong iglesia. At alam natin ang church, tayo ang ilagay na liwanag ng Diyos sa madilim na sanlibutan. Amen po ba? Hallelujah! At kapag ang church ay namumuhay sa kasalanan at may ginagawang pagkakamali, ang sabi ng Panginoon, aalisin sa kanyang kalalagayan. Alam natin kung ano ang kagandahan, kung gaano kaganda ang kalalagayan ng iglesia sa paningin ng Panginoon. At maging dito po sa daigdig, sapagkat tayo ang nagsisilbing liwanag dito sa mundo. Kaya kung hindi magsisisi, ano ang silbi ng church? Amen po ba? Na yung ilaw ay hindi po magliliwanag, walang ningning. Kaya ang sabi dito, tayo po ay kinakailangan muna pangunahin bago tayo manalangin mamaya, tayo magsisi. Alam nyo yung mga obvious na kasalanan, madaling ibisto. Madali yung rebukein. Katulad ng pagpatay, katulad ng pagsisinungaling, katulad ng pangangalong niya, no? Na nakikita, na nakikipamatok. Yung mga kasalanan ay obvious na obvious po yan. Madali po yung tukuyin. Mga kapatid, mga bisyo, mga kinaaadikan ng mga tao ngayon. Subalit sa iglesia, maraming hidden sin. At ito ang tinutukoy ng Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit ito? Bakit ito po? Sabi doon, siya na nakatayo sa gitna noong pitong ilawan. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Nasa sentro ng ating mga gawain ng bawat simbahan. Siya ang nakakakita ng lahat. Amen po ba? Alam niya, sabi niya, alam niya niya ang lahat ng gawa natin. Nalalaman ko ang inyong mga gawa sapagkat ang Panginoon natin ay all-knowing God. Alam niya ang lahat ng bagay. Kaya ang paalala niya po sa atin, kailangan magsisi kayo. Mayroon tayong dapat pagsisihan, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo, nanghingin ko po ito sa Panginoon, may binigay siyang pangitain sa atin, na napakaganda ng tingin ng Diyos sa atin sa araw na ito, sapagkat ang isang buong organisasyon mula sa ating tagapanguna, ang binigay niyang pangitain sa atin ay nakaluhod tayong lahat sa Panginoon. Pero bago yun, alam natin, pag tayo lalapit sa Diyos, kapag tayo mananalangin, sasagot talaga siya. Pero kailangan malinis ang puso natin na ipakita ng Panginoon na buong kawan sa organisasyon na ito'y nakaluhod. Pakikinggan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Nakakatuwa po na pinakita yun ng Panginoon, na nakikita ko ang ating General Superintendent, ang mga kapastoran, hanggang sa mga miyembro sa bawat tahanan ngayon, at hanggang sa mga paslit, pinakita ng Panginoon na nakaluhod. Yun ang kinalulugdan ng Diyos. Amen. Hallelujah! Hindi ka ba aling maging tagapamagitan kung hindi mo pagsisisihan ang iyong mga kasalanan? Merong mga hidden sins sa bawat churches. Gossiping, pagkaingkit, pride, mga kapatid. Hallelujah! Ito po yung binigay ng Panginoon. Hindi nakikita pero punong-puno ng pride ang mga Kristiyano na inaasahan ng Diyos na mamamagitan ngayon sa gitna ng mga patay at buhay. Puno ng pagmamataas, hatred, lust, lust of the eyes, lust of the imagination. Alam niyo yan, mga kabataan na sana ginagamit ng Panginoon ngayon. Oo, nagagamit, pero may iba pa rin ginagawa. Naalala ko, nang kami po estudyante sa Bible School, sabi ng Pastor Leopoldo sa Panginoon, Panginoon, bakit hindi na ganun kalakas ang pagkilos mo sa kapanahon ng ito kaysa noong kami, mga nakaraang taon ng aming paglilingkod? At sinabi sa kanya ng Panginoon, dahil sa kadahilanan, wala nang pagdalang sa kanya ang karamihang anak ng Diyos.
kulang na sa paggalang respeto sa presensya ng Panginoon. May mga naglilingkod sa Panginoon, hindi naman talaga ang presensya ng Diyos ang pinasasabikan sa pagpunta sa gawain. May mga tumatayo na nangangaral, hindi marunong magpatawad hanggang ngayon. May mga tumatayo para mangaral, pero puno ng kabuotan ng puso. Di po ba masakit ang gapin, pero ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Hallelujah! Ang panawag, ang napakabuti ng Panginoon. Bakit? Sapagkat sa bawat pagkakasala natin, sa bawat pagkakamali natin, ang Diyos hindi agad-agad nagpapataw ng parusa. Nananawagan muna siya ng pagsisisi. Amen po ba? Hallelujah! Ganon kamahabagi ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, ito po ang nais ng Panginoon. Hallelujah! Ano na ba ang kalagayan ng puso natin sa Panginoon? Ang binabanggit ng Biblia ay, alam niyo yun, major topic ito sa Bible, ang repentance. Ngunit, totoo ka lang makapagsisisi kapag alam mo ang kasalanan. Kung kilala mo ang kasalanan, diyan makapagsisimula ang totoong pagsisisi. May mga nagsosorry, may mga namihingi ng tawad, sinasabi nila, ay sorry ha, kung may mga nasaktan mo na ako sa nagawa ko. Pero may nagsosorry. Patawarin mo ako. Alam ko, mali yung ginawa ko. Nagsisisi nga ako nang gawin ko ito. Nasaktan kita. Patawarin mo ako. Dalawa po ang naghihingi ng tawad. Ano ang kaibahan? Yung isa, naglalaman ng pagsisisi sa kanyang maling nagawa. Yung isa, wag na nasaktan kita. Patawad. Walang pagkakaiba kay Judas at kay Pedro. Pareho nilang nalaman na nagkasala sila. Subalit, si Pedro, nang maunawaan na niya kanyang nagawa, sobrang lungkot. Yung godly sorrow nandoon. Hallelujah. Kailangan dumating sa iyo yung ganong kalungkutan na siyang mag-aakay sa iyo sa tunay na pagsisisi. Amen? Pero pag hindi dumarating sa iyo yung binabanggit ng Bibliyang ito, malabo. Kailangan may pagbabago ng isip na sinasabi mo, Lord, hindi ko nagagawin ito dahil nasaktan ko po kayo. Napalungkot ko ang puso niyo. Mga kapatid, marami pong bihasa. Alam mo, sabi ng Panginoon dito, nagsisi ka. Gawin mo yung dati mong gawa. Ang totoo, hindi nawala yung pag-ibig. Iniwan lang nila. Di po ba? Dito sa tagpong ito, sa Iglesia ng Epeso, iniwan nila yung kanilang unang pag-ibig. So, pwedeng balikan. Hindi katulad ng nawala ang pag-ibig. Nawala na yun. Hindi mo na kayang makuha pa. Subalit ngayon, mga kapatid, pwede nating balikan yung una nating pag-ibig na iniwan. Amen? Hallelujah. Alalahanin natin kung saan tayo bumagsak, sabi dito. Magsisi tayo ng totoo. Magbago ng isip. Taligdan ang lahat ng kalikuan at kasalanan. Sapagkat binabanggit din sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kinakausap ang bayan ng Diyos. Tayo kinakausap mo yun. Anong binabanggit? If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face, turn to their wicked ways, will I hear from heaven. Makikinig ang Diyos sa langit sa atin ngayon. Amen po ba? At pagagalingin ang ating lupain. Ito po ang kailangan natin ngayon. Hallelujah. Sa maiksing oras, ito po ang pinababatid ng Panginoon sa atin bago tayo pumalaod sa pananalangin. Hindi ko alam kung anong ikinabagsak ng bawat isa. Sabi ng Panginoon, alalahanin mo, remember, alalahanin mo kung saan ka bumagsak. Sa laman? Pride? Saan? Glory? Sabi doon, gawin mo repeat. Gawin mo ulit yung mga dati mong gawa. Alam niyo, sa Panginoon. Hallelujah.
Mas concern ng Diyos sa ginagawa natin sa Kanya kaysa sa ginagawa mo para sa Kanya. Kulang na ba tayo ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon? Baka mas madalas tayong gumagawa sa kaharian, pero hindi naman natin kinakausap ang hari. Baka kulang na yung, hindi na tama yung relasyon, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, siya at siya mismo ang pinagkakaabalahan natin. Sekundarya na lang itong paggawa sa kaharian ng Diyos. Siya ang pangunahin natin kailangang kausapin, laging lambingin, laging kaulayaw sa ating mga buhay. Alleluia! At gawin po natin yung dati nating ginagawa kung una tayong nakakilala sa Panginoon na walang mahalaga sa ating kundi manalangin na kalugod palagi kaulayaw ang banal na Espiritu. Alleluia! Kailangan po natin ang church sa Efeso. Ang tingin ng publiko ay isang matagumpay na iglesia. Pero yung nakatayo sa gitna nila, alam, na bagsak sila. Hallelujah. Alam, hindi ang mga karamihan sa mga simbahan, hindi yung mga bagay na binibigay sa atin dito, ang basehan ng matagumpay na gawain, na matagumpay na buhay Kristiyano. Ang nakikita ng Panginoong matagumpay ay yung mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, na hindi nababago yung relasyon sa Kanya. Tayo ay ikakasal sa Panginoon. Alam natin ang panganib sa mag-asawa kapag nababawasan ang pagmamahal. Di po ba? May panganib. Kaya ngayon, inaagapan tayo ng Panginoon. Hallelujah! Ang ating pong iglesia ay pinangusapan ng Panginoon. Magsisisi o aalisin ang ilawan. Tayo nilagay ng Diyos sa isang komunidad na kung saan tayo magiging liwanag sa lugar na yon. Mawawala ang liwanag. Maraming church ang mahina. Bakit? Nagsasuffer sa paggawa ng kaliguan ng mga nasa loob. Ay nagiging ineffective. Ano po? Nasusugatan ang katawan ng Panginoon. At umiinepekto sa kabuuan, hindi lang doon sa individual na tao gumawa ng kasalanan. Apektado ang katawan ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, bago tayo manalangin, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Hallelujah! Oh Jesus, hallelujah! Tawarin niyo po kami, O Diyos. Napalilinis kami sa banal na dugo. Hallelujah, harapan, hallelujah, harapin po kami, nagpapakalagay po kami.
masayang ng pagkakataon na ito. Napakaganda sa inyong paningin ang gawain ito, Panginoon. Sapagkat sa isang gawain, sa isang kawan, lahat kami ay tinawag niyo para manalangin. Ngunit nais niyo rin, O Diyos, pangunahin na maglinis kami. Pagsisihan ang lahat. Sapagkat gusto niyo sagutin ang lahat ng itudulog namin sa umaga ito. Naniniwala kami, O Diyos, na ang kami niyo'y nakaunat na. Nakaunat na para sa organisasyon. Lord, salamat po na sa aming kaliitan, pinahahalagahan niyo, Panginoon, ang kawang ito, O Diyos. O, purihin kayo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kinalulugdan niyo, O Diyos. Salamat sa pangungusap niyo sa aming mga tagapangunan para mangyari ang gawain ito. Naniniwala kami, O Diyos, na nagiging posible ang lahat ng ilalagay niyo sa kanilang puso dahil sa paggabay ng banal na Espiritu. At salamat po, Ama, na ang ginamit ngayong umaga. Magpapatawad, paglilinis ko sa mga puso natin na totoong nagsisi. Patawarin niyo kami, Lord, sa mga panahon na napalungkot po namin kayo. Patawad, Panginoon, sa mga bagay na nakasakit sa inyong kalooban dahil sa mga gawa namin. Hallelujah. Hallelujah. Patawad, Panginoon, na mas pinahalagahan pa namin sa maraming pagkakataon yung aming pagiging abala sa pagmi-ministeryo. Ngunit yung ministry namin sa inyo ng pinakamahalaga sa lahat, yun ang nakakaligtaan ng marami. Kayo ang pangunahin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kayo ang pangunahin dapat palagi sa puso namin. Hallelujah. Salamat po, Ama. Patuloy namin inaangkin sa amin ngayong araw na ito. Yes. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon ito. Nabubuksan niyo ang kalangitan. Bubuksan niyo ang pakinig sa bawat itutulog naming panalangin sa mga susunod na oras. O Diyos, dalangin po namin gabayan at pagpalain niyo ang buong organisasyon na ito. Hallelujah. Na dumapat sa pananampalataya. Hindi umasa sa iba't ibang lugar. Nakita niyo yung gawa, Panginoon, ng bawat isa. Salamat sa mga namuno, namumuno sa amin. Salamat po sa mga nauna na sa amin na nagturo sa aming manampalataya. Hallelujah! Salamat po, O Diyos, sa inyong kabutihan dahil ginamit niyo po sila. Kaya dalangin namin, O Diyos, hanggang sa inyong pagbabalik, hahawakan niyo ang church na ito. Hahawakan niyo ang organisasyon na ito at sa lahat ng mga namininuno sa amin. Lagi niyo po silang sasamahan kasama ang kanilang sambayan upang hindi kami magkakamali. Gabayan niyo kami, banal na Espiritu. Hallelujah! Sampu ng mga kapastoran, sampu ng kawan, Panginoon, ng mga kongregasyon na pinagkaniwala niyo sa inyong mga lingkod, O Diyos. Lagi niyo kami pagkaisahin. Bigyan niyo kami lagi ng magpapasakop sa aming mga tagapanguna. Hallelujah! Turuan niyo kami laging magpagpakumbaba. Alisin niyo ang spirit of pride, Lord God. Hallelujah! Sa bawat isa, in the mighty name of Jesus, upang kayo ang mahayag, kayo ang maluwalhati, Panginoon. Walang sino mang laman ang makilala, kundi kayo, 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 Panginoon Jesus, ang mahitaas. Hallelujah! Hallelujah! Kayo ang mahayag, kayo ang maluwalhati sa organisasyon na ito, Panginoon. Sa inyo ang paburi, sa inyo ang pagsamba, sa inyo ang pagdakila, parangal, hallelujah, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. At malayin po ng Diyos ang bawat isa. Salamat po sa oras na ito. At binibigay po namin ang pagkakataon
sa ating mga kapatid sa Toro Faith Church, San Lorenzo, Capayan, sa pamumuno ng Pastor Celso Ginko. Salamat po sa ating Panginoon.